Hi, ako nga pala si Sharni. So for today, I'm gonna share to you kung paano mag-drawing ng realistic eye. So, let's go! So ito pala yung mga drawing materials na gagamitin natin. So yung mga gagamitin kong lapis is 6B, 8B, and B. Then yung mga eraser naman is standard, kneaded, tapos stick eraser. Then yung blending materials naman natin is gagamit tayo ng brush, blending stamp, and tissue. So di ko pa nasama rito yung cotton. Gagamit rin pala tayo nun. Then last is yung 8B powder for shading. So yung step 1 natin is yung shape ng mata. So yun yung unang-una natin i-drawing. So gagamit tayo dito ng light pencil for the outline. So yung gamit ko rito is graphite pencil B. Kasi hindi naman natin kailangan ng mga makakapal or dark na mga lapis kasi mag-outline pa lang tayo kasi mamaya buburahin pa rin naman natin to. So after natin madrawing yung shape ng mata, going naman tayo sa step 2 natin. So yung step 2 natin is ito yung mag-start na tayo mag-shading sa pupil at iris ng mata. So gumamit agad ako rito ng 8B powder for the shading and gumamit ako ng brush for the blending naman. So smooth brush yung gamit ko rito para smooth lang yung drawing natin. Para kung meron tayong kailangan i-adjust, hindi siya mahirap burahin. So yung step 3 natin is mag-a-add ako ng details sa iris part. So ganito lang para magkaroon siya ng depth is nag-hatching muna ako paikot. So kung makita nyo rito. Then afterward is magbe-blend ulit ako using 8B brush or tissue yung ginamit ko rito. Then ulitin ko lang siya hanggang kumapal. Hanggang mag-darken. So, if nakuha ko na yung tamang depths na gusto ko, I'll start using stick eraser or kneaded eraser for adding highlights para magmukhang buhay naman yung mga details sa iris part. Then, nilalagyan ko rin ng 6B ulit pencil. Kinakapalan ko ulit yung mga details na nawala dahil sa blending. Then, I repeat the whole process of step 3 hanggang magmukha siyang realistic sa paningin ko. So yung step 4 natin is about sa eyelid at eyelashes. So yung una is yung eyelid. Kakapalan ko muna yung outline niya gamit yung 6B. Afterward is shishaden ko siya para may base tone tayo bago tayo maglagay ng eyelashes. So kung mapapansin natin dito sa eyelid is meron siyang portion na parang hard line siya. Pero hindi siya hard line, so gagamit lang tayo rito ng 6B. Then ibe-blend natin para magkaroon tayo ng texture ng skin. Then, if tapos na tayo sa base tone natin is lalagyan na natin ng mga eyelashes. So, gagamit ako rito ng 8B. So, yun, lalagyan ko lang siya ng initial eyelashes sa mga konti. Then, i-blend ko siya ulit. Lalagyan ko ng 8B powder para mag-pop up yung eyelashes natin. Para magkaroon siya ng contrast. Ganun. So, going tayo sa step 5. Dito is i-drawing natin yung eyebrow at skin texture para mas lalo pang maging realistic yung drawing natin. So sa eyebrow is same concept lang siya kung paano ka mag-drawing ng realistic hair. Then pagdating sa skin texture is dito medyo matagal kasi parang gagawin mong realistic yung skin texture. Lalagyan mo ng mga certain lines, mga highlights, mga konti mga pores, mga ganun. Then blending mo para magkaroon ng illusion na yung drawing mo is skin texture siya. So, ganun. Then, yung last step natin is yung step 6 natin is mag-add tayo ng more details. More highlights. Damihan natin yung mga highlights, mga certain highlights sa eyelashes, sa mata. Then, lalagyan din natin ng mga veins sa mata. Yung mga ugat-ugat para driven yung pagiging realistic niya. Then, ayun. Same lang din. Ulitin mo lang ulit yung blending. Mas mainam na i-darken mo pa siya lalo. Kasi black and white nga siya. So, yun lang yung nagbibigay contrast at value para magmukha siyang realistic drawing. Alright, so yan lang yung tutorial natin, my friends. So thanks for watching and
naman, subscribe ka na rin for weekly updates and follow mo na rin ako sa Instagram. As always, I'll see you next time.